Isang grupo ng mga kapatid na Maranao sa Jeddah, Saudi ang patuloy na itinataguyod ang kulintang na isang musikang Muslim na dapat ipreserve ng mga Pilipino. Yan ang balitang Middle East ni Charles Tabu. Siya si Nanay Maimuna Mudir, batikang manunugtog ng kulintang, isang sinaunang klase ng instrumental music. Sa edad na mahigit 70 years old, hindi pa rin kumukupas ang galing ni Nanay Maimuna. Natutunan daw niya ito sa kanyang mga kanununuan pa. Sila ang may 500 mga kapatid na Maranao rito sa Jeddah ang nagtipon-tipon taon-taon para ipagdiwang ang kulintang show. Inorganisa siya ito ng mga nunungan international organizations na binubuo ng iba-ibang grupo ng mga Maranao. Sa taunang pagtitipong ito, pinipili ng mga bagong pinuno ng grupo. Ginagawa namin ito para hindi mawawala yung mga tradisyon namin para sa mga Maranao. Kaya ginagawa namin ito taon-taon. Malayo man sila sa Pilipinas, dapat daw ipalaganap ang tradisyong ito na minanapan nila sa kanilang mga magulang. Hangad nila na maipagpatuloy ng kanilang mga anak. Ang kulintang ay binubuo ng 8 gong na nakapatong sa wooden frame. Minana natin ito sa China noong 3rd century. Popular din ang kulintang sa Indonesia, Burma, Thailand, Cambodia at Laos. Kaya sa bawat tunog ng gong ng kulintang, napadaman nito ang tunog ng kulturang Pinoy at ng maraming Asyano. Nagbabalita sa Middle East, Charles Tabu, Jeddah. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para po sa mga kababayan natin sa Gitnang Silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami bukas dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalita. Kaagapay at tunay na maaasahan, Balitang Middle East. Maasalamat.